Magandang araw sa lahat. On today's video, ipapakita ko ang pag-install ko ng controller na inassemble para dito sa air conditioning unit dito sa barko. Meron akong separate video sa pag-assemble ko sa controller na to. Ipapakita ko muna kung ano yung basic parts ng aming air conditioning unit. Bago ang lahat, gusto ko i-share sa inyo kung ano ang sitwasyon ng aming air conditioning unit. Ang aming air conditioning unit ay naka-schedule ng palitan sa susunod na buwan. Ito ay 15 years na in service kaya marami ng sira ang makikita dito. Nahihirapan din magpadala ng spare parts sa aming opisina dahil sa lokasyon ng aming barko. Wala kaming spare upang palitan ng mga defective na pressure gauge, pressure switch, flow switch, temperature controller. Ang drain pipe nito ay barado na rin at puno ng kalawang. Kaya once napatayin ko ang fan blower, makikita na ang tubig ilalabas sa butas na flooring. Ang casing ng air conditioning unit ay puno na rin ng kalawang. Ang aming barko ay bumabiyahe lamang dito sa maliit na isla sa Africa, kung saan hindi kami makabili ng prion o kahit anong spare parts para dito. Kamakailan, nasira ang temperature controller ng aming compressor number 1. Sira na din ang temperature controller ng compressor number 2. Dahil dito, nagyayelo ang aming evaporator at nagkakaroon kami ng alarma ng oil low pressure switch. Kaya ako naisipan na gumawa ng isang controller para sa aming compressor number 1. Ang controller nito ay pwede natin iset depende kung ilang minuto natin gustong paandarin ang compressor at kung ilang minuto natin ito patitigilin. Pwede natin itong iset na 10 minutes na stop at 2 hours running. Pwede natin itong iset din na 1 hour na running at 20 minutes na stop. Ang setting ng aming timer ay naging depende na lang sa observation ko sa aming evaporator coil. Ito din kasi ay nagdedepende sa temperature sa hangin sa labas ng barko. Ang timer na ginamit ko dito ay maaaring ma-adjust per seconds, per minutes, per hour, o kahit per day. Meron akong separate video tungkol sa pag-adjust sa timer na ginamit ko dito. Maaaring nyo itong panoorin. Ilalagay ko ang link sa description section para mabilis ninyo itong makita.
Ito ang defective na temperature controller ng compressor number 1. Meron siyang dalawang wire na nakasiri sa solenoid valve na nakalagay sa liquid line bago mag-expansion valve. Once na ma-reach ang temperature setting, mawalan ng power ang solenoid valve na ito. Dahil dito, bababa ang suction pressure ng compressor at mag-a-activate ang low pressure switch. At mag-i-stop ang compressor. Kinunik ko ang dalawang wire sa main contact na normally open ng conductor. Nilagyan ko din siya ng separate na power supply to 20 volts. Initially, nakailaw ang red light kung saan naka-stop ang compressor. Makikita natin dito sa panel sa amp meter na 0 amperes kung saan ibig sabihin hindi umaandar ang compressor. After 10 minutes na setting, makikita sa control panel na meron ng reading ang amp meter. At makikita rin natin sa ating automatic controller na naka-green light kung saan ang compressor ay umaandar na.